Bukod sa bigas, kuryente at langis, nakambaring magmahal ang ilang produkto dahil sa hirit na hanggang 7 pisong taas presyo ng ilang mga manufacturer. Kasabay ng pag-apelaryan ng DTI, ang panukala sa Kongreso na umento sa sahod. Tungayan po sa sanib puwersang pagtutok ni Tina Pangilinan Perez at Bernadette Reyes. Sa halip na 50 pesos kada kilong bigas, noodles na tig 8 pesos na lang ang pinagsasaluhan ng pamilya ni Luz. Nahirapan na po kasi bumili ng bigas, kaya noodles saka sardinas na lang po nabibili namin. Pero paano ngayong humihingi ng 10 centavos hanggang 7 pesos na dagdag ang ilang manufacturers ng sardinas, noodles at kape, pati na asin, canned meat at bottled water? Mga 14 manufacturers, no, nag-request ng price adjustments. Raw materials, the labels, the ingredients, yan yung reason for asking for higher prices. Sa susunod na linggo, pupulungin ng DTI ang mga manufacturers para pag-usapan ng mga paraan kung paano mapapababa ang kanilang mga gastos sa produksyon nang sa gayon hindi na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Makikiusap ang DTI na wala munang taas presyo hanggang matapos ang taon. We're more than willing to talk to them and cooperate with them and see how we can make our operations more efficient. No? End of the day, ayaw talaga natin mag-increase. Para makasabay sa pagtaas ng presyo, may mga panukala sa Kongreso para sa legislated wage hike mula 150 hanggang 750 pesos. Ang Senado, target aprubahan ito sa darating na Disyembre. Pangamba ng Employers Confederation of the Philippines o EACOP, paano rin daw ang maliliit na kumpanyang di kayang magbigay ng dagdag sahod? Tatlo lang ang gagawin eh. Itataas nila yung presyo nila kung kaya pa ng merkado or magbabawas ng tao para makasunod sila. Kung hindi pwede yung dalawa na yun, magsasara na lang. Kaya mas maganda raw kung ang regional tripartite wage boards na lang ang hayaang magdesisyon sa dagdag sahod. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc., o FFCCCII, hindi kontrolado ng mga negosyante ang tumataas na singil sa kuryente, tubig at petrolyo. Pag tinaasan yung labor cost, unang gagawin ng mga negosyante is to look at how we can stop hiring. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, nasa 5-6% ang unemployment rate ngayon, habang 17-20% naman ang underemployment. Isa sa mga solusyon sa problema sa pasahod, sabi ng FFCCCII, ay manghikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Pag maraming opportunity for people to work, tataas ang presyo ng minimum wage. Hindi na kailangan mag-set ng minimum wage. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangilinan Perez. At ako naman si Bernadette Reyes. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.